Okay, so ito yung latest update mga buddy sa nangyayari sa ating gobyerno. Nagsalita na po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Panoodin natin mga buddy. Ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamaya? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako bilang pinuno ng executive department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutok pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taong din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Patid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, ikinagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas sa kabila ng mga pambabatikos na katuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Gusto ko lang kuhanin ang inyong opinyon kung ano yung inyong masasabi dito sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol nga dito sa mga naglabasang akusasyon, naglabasang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Sa palagay nyo nga, tama yung ginawa ni Vice President Duterte. Para sa akin mga buddy, ha, bilang isang karaniwang Pilipino, ang nangyari dito, talagang pinrubok ng pinrinubok itong si Vice President, no? Hanggang sa sumambulat na lang siya. At ito ang gustong-gusto ng kalaban niya. Dahil sa naipalabas nila kung ano yung hindi dapat nagagawin nitong si Vice President. Kumbaga, nahulog sa patibong itong si Vice President. So kung ang ginawa na lang siguro niya, idinaan niya sa malumanay na pamamaraan, kahit na sabihin natin na punong-puno na siya, hindi siya nagbitaw ng mga salita na kung saan ay direktang makakaapekto sa kanyang posisyon bilang isang vice presidente. Yung kanyang pagbabanta na yun mga buddy, ay talagang para sa akin ay mali. Yung kanyang pagbumura, para sa akin ay mali. Ewan ko lang kung
ano ang inyong opinion tungkol dito? So i-comment nyo nga kung ano yung inyong masasabi dito sa pangyayari ito at sa mga sinabi ni President Bongbong Marcos.